You know, what's up sa inyo mga kamuk? So kung mapapansin nyo, iba na ang ating background ngayon. Yun eh, dahil tayo ay naka 100,000 followers sa Facebook. At maraming maraming salamat sa inyo. Ayos yung text, di ba? You know. So medyo masahabaan na rin natin kada episode. Sorry. So medyo masahabaan na rin natin kada episode yung pagre-review ng gitara para mas malinaw at hindi na natin ipagkakasya sa loob ng 3 minuto lang, di ba? Pero parang kulang pa ng lighting me ah. Dagdagan natin ng lighting me. So meron tayo dito, J-Craft T3V at syempre J-Craft T3VC. Alright, same specs, same pickup, same halos lahat, as in lahat, pero naka-relic yung isa. Yun lang yung pinagkaiba nila. At syempre, pati yung presyo. So kung gusto nyo ng clean at fresh na fresh, then go for the J-Craft T3V. Kung gusto nyo kayo ang maglalagay ng battle scars at bawat kwento sa gitara. And kung kayo naman ay mahilig sa mga vintage looking or relic na gitara, then go for the T3VC. Alright, so mas mahal lang siya kesa dun sa walang gas-gas. Mas mahal lang din itong relic version dahil syempre mahal din magpa-relic ng gitara, nasa around 4 to 5K. At ang wood na ginamit sa relic version based on my observation eh mas dry, no? Kung mapapansin nyo, mas magaan yung relic version kesa doon sa clean version nila. Ito medyo mabigat. So alam mong mas dry talaga yung relic version. Alright? And ito, i-close up ko lang ha. Kung nakakita na kayo ng mga electric na dini-DIY ang pagkaka-relic, eh hindi po ganun ang itsura niya. Alright? Napakalinis ng pagkakagawa nito. Walang mga excess na gas-gas or chips. Napakalinis. Parang machine yung gumawa ng pagkakarelic niya. Ang hindi ko lang nagustuhan dito ay yung kanyang pickguard. Yung pagkaka-age ng pickguard ay hindi ganun ka-natural. Dahil kitang-kita yung mga brush na ginamit. Pero hindi naman nakaka-affect sa playability yan. Diba? Then, ito naman yung clean. Napakalinis. Ikaw, may ano ba mas gusto mo dito? Yung relic o yung malinis? Relic. Ah, diba? The hearts that... The same is the lovable ones. So, dumako naman tayo sa kanilang specs. So, yung sasabihin kong specs dito ay yun din ang specs nito dahil parehas na parehas lang talaga sila. Alright? Ang bridge na ginamit dito ay Wilkinson's Ashtray Vintage na bridge. Alright? Napakaganda din. Yung kanyang saddles ay brass. Oh, di ba? Ang ganda, di ba? So, same lang yan dito. Then, ang kanyang body ay poplar. Maple neck, then laurel fretboard. Alright, so ang laurel fretboard ay kagaya lang din daw halos ng rosewood, pero mas dark ang laurel. Hindi yan pinapang adobo. Alright, ang kanyang tuners ay vintage tuners, di ba? Napakaganda, may kalawang din yung screw, dapat irepantoy. De, charot lang, ganun talaga yan, di ba? Para di ba, character talaga sila, di ba? Di ba? Wala ka nang papalitan sa gitarang to. And syempre, string true na rin ang kanyang strings, hindi na top-loaded. Then, naka-bone nut na. Alright, so buto na yan. And ang kanyang mga frets ay nickel. Pickups ay Badlands ang bridge, then Youngstown sa neck. Ay ano, Silver Town pala. Ginawa ang sardinas eh, sorry. So again, same specs lang silang dalawa. Ang pinagkaiba lang ay naka-relic tong isa. Alniko na rin ang kanyang pickups, parehas sa isa. No? Para dun sa mga paulit-ulit dyan, lilinawin lang natin. And yes, nickel man ang frets, quality naman ang specs. Boom bars! Pwede di ba, Mi? Yeah. Di ba? So pagdating sa quality, wala naman na tayong masasabi sa J-Craft dahil napakadaming sikat na banda ang gumagamit nito. Isa na dyan ang Chindetera, si Sir Makoy Portado, Sir Jam Bumanlag, at ang 1052. Hindi pa sikat yung mga yon. Wala lang, plinad ko lang. And yes, bilang J-Craft user ng ilang taon, eto ipapakita ko sa inyo ang mga clip na J-Craft ang gamit ko mula recording, rehearsal, pati sa mga gigs. Alright? Eh alam kong hindi ako mapapaya sa inyo pag binid ako sa inyo. Ito. Di ba? And yes, ito yung mga klase ng gitara na talagang gagamitin nyo na lang. Wala na kayong papalitan, wala na kayong halos i-upgrades. Nasa inyo na lang kung gusto nyo palitan ng capacitor, di ba? Kayo na ang mag-mod nun. Pero totally, wala na kayong papalitan dito. Gagamitin nyo na lang talaga, di ba? And take note, yung mga hardware na nakalagay sa gitarang to ay Wilkinson na, hindi generic lang. But of course, pagka bumili kayo ng gitarang to, eh kailangan meron kayong extra budget para maipaseta po dito para mas magamit nyo ng mas maayos. Lahat naman ng gitara kailangan natin ipaset up. Alright, so isoundcheck na natin sila sa ating soundcheck station. Let's go! So
medyo may katalasan yung bridge niya, pero mukhang papasok to pagka naka-dirt tayo. Ewan ko lang kung napansin nyo, no? Pero mas dark ang tone netong naka-relic kesa dito sa clean version. Ewan ko lang ha, para sa akin lang. So siguro naka-apekto yung pagka-dry ng wood netong relic version. Try naman natin sa overdrive. Let's go! Mas dark itong tone ng naka-relic. Siguro naka-apekto yung pagka-dry ng wood niya, pero mas may bite siya pagdating sa mga overdrive. Compare naman natin sila sa mga lead tones. Medyo sumusobra tayo ng bend doon kasi naka-gauge 9 to, sanay ako sa gauge 10. Oh, palusot.com. Eh, syempre, bago matapos ang lahat, hindi pwedeng mawala to. Di ba? Ito po ang J-Craft T3V and T3VC. Alright, so nadagdagan lang ng si yung relic siguro. C stands for kinayod, no? Or naman. Ano ba dapat? Kinastas. Sige. Baka mapalabas tayo eh.